Yes, at magandang umaga po sa inyong lahat. At nagbabalik tayo ngayon dito sa may Manila Bay. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, August 19, 2020. And time check tayo, alas 8 po ng umaga. Ayan, mag-check tayo ng pinaka-latest na update po dito sa may Manila Bay. So marami na naman pong mga water hyacinth. Ayan. So, ngayong umaga eh, mataas yung dagat, high tide, kaya, ayan, may mga naglalabasan. At syempre, andyan din po yung mga Manila Bay Warriors from MMDA. Ayan, so, umpisa po yung clean-up operation nila dito po. So, ayan yung Manila Yacht Club. Tapos yung breakwater dito. So, ang ginagamit po ng mga warriors natin sa panglinis ay yung takip nga nitong electric fan. Ayan. So, doon naman po sa may kabilang side. Doon malapit sa may US Embassy. Doon naman po yung mga Team Mandaragat ng DPS Manila. Tapos nakikita niyo diyan sa may unahan naman yung nag-aayos naman po nung pinaka walkway dito po sa may Manila Bay. So medyo marami-rami na naman po yung mga water hyacinth dito. Pero makikita nyo na talagang medyo luminaw na yung tubig dito. Ayan, nakikita na yung mga bato. Ayan, so yes, maliban sa Manila Bay Warriors at Team Mandaragat po, ay andito rin ngayong umaga sa may Manila Bay ang mga kabani po ng PDO o ng Park Development Office ng Manila City Hall. So sila po yung nag-aayos ng mga Center Islands, dito po sa Kamaynilaan, mga park, ayan. So dito, inaayos na rin nila itong mga tanim po. Dito sa may Rojas Boulevard. Ayan, so tinatabas nila at aayusin nga po.
Ayan, so dito, ayan, nakailang trash bag na rin sila ng mga ano nga naputol na mga dahon nitong mga tanim dito. Ayan, so ayusin po 'yan hanggang doon sa May Manila ay US Embassy po. So merong mga ano, mga ginto rin dito. So pag tanggal ng mga dahon, ayan, may mga bumungad na mga ginto. Meron pa rin talaga mga pasaway dito sa Rojas Boulevard. Sabi ni Kuya, ginawa ng bahay. Ginawang bahay, ginawa pang banyo. Ayan, so simula last year, nung nag-start itong Manila Bay Rehabilitation, mukhang ngayon lang ulit na ano ito, na-trim yung mga halaman dito po sa May Rojas Boulevard. Yan, so balik tayo dito ulit sa May Seawall. Yan si Kuya, merong naliligo dito. So maliban sa mga water hyacinth, andiyan din yung mga styro. Ayan, samutsaring mga styro po ng mga palutang-lutang dito sa May Manila Bay. At yun nga, napunit ang aking pantalon. Nilalabas naman sila. So nakikita niyo po yan, mga ano yan, mga grupo-grupo ng isda. So kanina talagang naglabasan yung mga isda dito. Ayan po oh. Ayan, so dito talagang nakikita natin yung mga isda. Ayan, may madami. So mga ano po, mga maliliit na isda para mga pangdilis. Ayun. Ayun po, so kung nakita nyo, ayun.
Ayan sila kuya, mga nangingisda dito. So yung mga nahuhuli dito, maliban dyan sa mga maliliit na isda nga nakikita natin, meron ding mga ano dito, talakitok tsaka bagaong. Ayun, dahil nga sarado yung daan kanina papunta po ng Palisok Circle, so diretso tayo dito sa may Manila Yacht Club. So ayan yung sewerage treatment plant dito. Ayan, so sa mga nakakita paggabi, meron ding ano dyan, meron din pong pailaw dito sa treatment plant, kaya maganda din to lalo na paggabi. Ayan po. So day 1 muli ngayon ng GCQ or General Community Quarantine dito po sa Metro Manila, kaya talagang madami na po ulit yung sasakyan ngayon. So ito yung kahabaan ng Rojas Boulevard. So yung nasa harap natin ay ito pa nga, papunta po yan ng Parañaque, Pasay, Sukat. And din po sa kabila, mga papunta po ng Maynila. Ayan, so sa tabi lang nitong treatment plant, ninyo nakikita yung mga kulay puti na parang styro. So yan po yung gagamitin para doon sa trash boom. So babalutan po yan, tapos yan po yung ilalagay doon na pansala nga po, pangharang ng mga basura dito po sa Manila Bay. So ito na yung mga halaman. Ayan, dito sa may treatment plant, and meron na rin siyang sprinkler. Ayan, kung matandaan ninyo, yung mga nakaraang araw ay meron nga mga nasira doon sa parte ng trash boom dito po sa may Manila Bay. Ayan, so ito yung sinasabi ko po kanina na mga styro para nga doon sa gagawing trash boom. Ayan, so meron din doon. And then quick update din. So magkakaroon din po ng CR dito po sa may Manila Bay, since sa dami nga din ng mga pumupunta dito, namamasyal talagang kailangan po nung comfort room dito. Ayan, so itong nilalakaran natin, ito na yung ginawa nung nakaraan na underground creek na nagiging daanan nga nitong treated na wastewater galing doon po sa may treatment plant. At syempre andyan po yung mga MMDA na talaga pong naglilinis dito po sa may Manila Bay. Yan po sila ate. Then madadagdagan pa ata itong treatment plant ng siguro dalawa based sa mga narinig natin sa mga interviews. Thank you.